Hi everyone, this is KJ from Vlogs, the Filipino actor based here in Kidal, Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad, gawa natin ito ng reaction video, ang teaser. Teaser naman siya for the episode 10 ng What's Wrong with Secretary Kim. So usually kasi hindi ko talaga yung pinapanawad ang teaser niya kasi ayokong ma-spoil. But for today's video, gawa natin ng reaction video. Medyo nabitin ako sa last episode kasi konti lang yung scene nila. Pero kasi may mga, I cannot say nagdaray kasi maganda din naman yung acting skills ng mga other cast as well. And of course, kailangan talaga yung ipakita. But basically, ang dami mga changes pa lang ginawa nila talaga. Sobrang dami. Akala ko minor lang. Like, for example, ang naka-meeting doon ni Secretary Kim na something like taga-media, yung nag-interview kay Matthews, basically sa original talaga, is babae talaga yon. Pero naging lalaki siya dito. Naging bekla pala siya for today's video. And at the same time, tapos, ang alam ko kasi talaga, ang alam ko ha, medyo galit. Ang naalala ko, hindi si yeah, si PM si galit, and at least ang alam ko din, si Morpheus galit din sa kay BMC, yung kapatid niya. Akala ko galit din yung kapatid ni BMC kay BMC. Basically, hindi pala, sinusuyo niya pala dito, or maybe I forgot, kasi sa dami ng scene na magaganda sa What's Wrong with Secretary Kim, nakakalimutan ko na talaga. And ang alam ko lang din ha, ang first encounter nila talaga between Morpheus and Secretary Kim is doon sa lobby. Eh, hindi naman sa lobby sila nag-meet, kundi sa taas talaga. So basically, hindi talaga nila kinopya ang whole What's Wrong with Secretary Kim, yung original versus the adaptation. May mga changes nga naman talaga. So tama nga naman talaga yung mga nabasa ko na parang, not usually na if adaptation is gagayahin talaga lahat ng scene, may mga changes. So basically, may aabangan. Basically, unpredictable pa din pala talaga yung What's Wrong with Secretary Kim adaptation dito sa, doon sa, dyan sa Pilipinas. So without further ado, let's all watch this. Tingnan natin yung teaser. Academicians and artists convene to exchange groundbreaking ideas. Okay. Ah, diba si Morpheus? Wait lang. Alam mo, gwapong-gwapo ako kay Jay Cuenca pag ganito yung smile niya. Kasi ang liit ng lips niya, tapos ang ganda ng ipin niya na lumalabas talaga lahat. Pero may mga nabasa ako kasi sa article na bakit ganyan yung ipin ni Jake? Bakit pag makasmile siya ganun? Something like that. Eh maliit kasi yung lips niya. Actually, ginagaya ko yung minutes of vlog ko. Yung gusto ko maliit yung lips ko. At nasanay din kasi ako na naka-braces ako before. So mga 5 years or 6 years din ata ako naka-braces. So parang nasanay ako, no? So parang ang daming nagsasabi na bakit ganyan yung lips. Bakit ganyan magsanay si Jake? Maliit kasi yung lips niya. Wala, in love pa naman dito si Jake. Tingnan ko, I cannot wait na makita ang kanilang sagupaan ni BMC and ni Jake Cuenca kasi they are fighting for Secretary Kim. I'm so excited. Okay. Si manager mo. Ang dami nilang change actually. Sobrang daming changes. Ito yung sinasabi ko talaga na ang media na nakamiling ni Secretary Kim dito is babae. Tapos parang hindi fake news ang kanilang pinalabas na reason kung bakit nagbigay itong taga-media na to kay Secretary Kim or nagbigay ng contact details ni Morpheus, something like that. Anyways, balik natin ang konti. Go. Taga-media. BMC. Ang gwapo ni BMC. And wait lang, hindi ko maalala kung nag-away pa talaga yung mag-sisters. Sa original scene kasi, if I'm not mistaken, hindi talaga sila nag-away at wala akong naalalang binuksan na papeles doon sa pinakita, no? Na parang, ay, binuksan, doon pala yung reason nag-away sila. So may mga changes din doon tayo nakita. Tawang-tawa talaga ako dito sa reaction video ko na to. Yung umakyat sila, naalala mo yung umakyat sila? Like, hinahawakan ni BMC ang kanyang kamay. Tapos sabi ko, unti-unti hinahawakan ni BMC ang kamay ni Secretary Kim sa Baybulo. Resorts World Manila. Tama ba yun? Tama ba? Hindi ko alam, kilig-kilig din ako that time. Pero natawa na lang din ako sa, alam mo, pag-reactor ka kasi pumapasok bigla yung mga, alam mo yung mga thoughts and opinions ng mga unimaginable. Yung tipong alam mo, nagbibigay ka rin ng adlibs. Kasi we are just like
reacting, nag-a-analyze din kami as a reactor. We should analyze like bakit ganito, bakit ganyan. Kaya nga dapat pag gumagawa kami ng reaction video, hindi namin muna pinapanood or hindi muna pinapanood tapos doon ka gagawa ng reaction. Kasi mawawala ang core values, should I say, ng reactor. Tama pa yun, core values. So yun, tumutawa ako dito kasi habang umakyat sila, kasi di pa na umiyak si Secretary Kim. Tapos ang umiyak si Secretary Kim, umiyak siya because of the spider kasi takot siya sa spider. Tapos, hinawakan ng BF. Munti kasi nga silang mag-kiss eh. Nagkalapat ang kanilang mga mukha eh. Mga sana may mga bloopers nun or mga behind the scene tayo makita na sa TikTok compilation mamaya. Okay. Ayun na, tita na. Ito talaga siya. Pinakalungkat mo pala yung kidnapping case dun sa kaibigan mong reporter. Hanggang ngayon, iniisip mo yun tapos hindi mo sinasabi sa akin. Bakit ba tatay yung nangingialam ka? Kasi kung hindi niya yan kukulimbatin, edi mawawala na ang sense ng Senate Secretary Kim. Alam mo, pakisabihan ang director, ibahin ito. Nangigigil ako for today's video. Why do you even care? Ang cute ni Kim, this is one thing that I really love about Kim talaga. Kasi even yung nag-aarte talaga, yung acting skills siya, sinishowcase niya na, makikita mo talaga sa mukha niya. Dahil pa, mas sad talaga siya, pero ang cute-cute niya pa rin. Pero wait lang, napanood niyo na ba yung vlog ni Barbie Fortessa and ni Kim Chiu? Tapos si Kim Chiu naman nag-vlog din sa channel niya kay Barbie Fortessa. Ang ganda ng collaboration nila, ang gulo-gulo. Same, yung, alam mo yung momentum, walang dead air, ang energy, pataas na parang hindi sila napapago. What, my secretary? Nothing. Ayan na, ito na talaga. Dito na to sa scene to, feeling ko lang ha, threatened na si BNC. Threatened si BNC kasi nararamdaman ni, kasi di ba matalino si BNC, right? So nararamdaman na ni BNC na may gusto si Brotherhood kay Secretary Kim. At syempre competitive si BNC kasi di ba kahit na sa kanya mga empleyado, competitive siya. Doon sa unang scene ng episode 10. Sobrang competitive si BMC doon. So basically, nararamdaman niya na gusto na yung Morpheus o gusto ng kapatid niya, ng Chupa Temple niya, ang kanyang secretary. In love din itong si BMC at ayaw i-spill the tea kung anong feelings talaga kay Secretary Kim. Pinapalabas niya lang talaga, napapakasalan niya si Secretary Kim para hindi mag-resign. Diba? Chismosa. Very chismosa talaga ang atake na for today's video. She's nice. She's nice. She's pretty. Ay, puta ka. O, oh, diba? Yun yung sinabi ko. Hindi. Gustong gusto ko nang makita ang itsura ni BMC na matagalan habang sinasabi na she's nice, she's so pretty. Gustong gusto ko maramdaman ang selos ni BMC habang sinasabi yan ni Jake Cuenca sa kanya o yung kapatid niya na si Marcus sa kanya. You think she's seeing someone? She's off limits. Yes. Yan na bumakon na. Ang BMC niyo, bumakod na for today's video. What is bakod for today's video? Walang kaalam-alam si Kim Chiu na pinag-aagawan na pala siya ng kapatid. Ang ganda mo, te. Ang ganda mo. Wala siyang kaalam-alam na pinag-aagawan na siya for today's video. Gusto ko ba sa kanya? Ayan. Ay, ang bilis ng facing. Ang bilis ng facing. So, dito na sila nag-away. Kasi ang alam ko, ha, Ay, episode ano ba? Episode 10 na ba tayo? Ay, oo nga. Oo nga. Parang dito na nga talaga sila nag-away. Pero parang ang bilis. Boss, ano okay. Nangyari dyan? Well, I think I'm entering my bad boy. Oo, ang dami pa kasi nangyari. Bukod sa nag-away, itong magkapatid ito. May mga nangyari pa na kumain sila ng ramen sa bahay ni Kim na nagbibisita pa si BNC bago sila nag-away ng magkapatid. Yun yung naalala ko. Ayan na. Alam mo, papunta na talaga tayo sa exciting part. Papunta na talaga tayo sa exciting part. Ayun, sa starter ako kasi excited ako. Papunta na tayo na kung saan pumupunta-punta na si BNC sa bahay ni Secretary Kim. Papunta na talaga tayo sa exciting part. Halika, pasok ka sa loob. Ayan, puta ka. Lalikan na. Lalikan na. Ay, yun lang. Tapos na. Tapos na talaga siya. There you go. Visit the summer for today's video, which is the teaser of episode 10. So, what's wrong with Secretary Kim? I love it. I really love it. This is King Chevro Vlogs and see you on my next vlog. Bye!